Okay. So, nandito na po tayo ulit. Tapos na natin yung ikalawang bahagi ng ating talakayan para ngayong araw. Okay. So, meron po dito ilang mga katanungan. Nasa pangatlong part na po pala tayo, ha, yung forum. O yung ating question and answer portion. No? Susubukan po nating sagutin as many questions as we possibly can. Tingnan po natin ang aking listahan. Okay, so ang una pong tanong ay nagmula kay Ma'am Lourdes Bonifacio. No, nakasulat po dito, ano daw po kaya yung cause ng virus doon sa kamatis na itinanim galing po sa kusina ang buto? No? Although hindi naman po ipinagbabawal talaga na tayo mag-save ng seeds. No? For example, yung kamatis para tayo ay makapagtanim, lalo na ngayong lockdown. Sa tingin ko po kasi, regardless of the source ng seeds, pag po nakatanim na, kahit seedling pala ang ating kamatis, hanggang sa ito ay lumaki, ang isa po na dapat nating iwasan ay yung mga smokers po. Ano po? Meron po kasing sakit, meron isang virus na doon siya nanggagaling sa tobacco. Ano po? Yung tinatawag natin na tobacco mosaic virus. Pag po merong usok na tumaan dyan sa ating kamatis, meron pong possibility na lumipat doon ng virus. No? Kung kunyari po ako ay nagsisigarilyo at hinawakan ko ang sigarilyo, mari po maiwan ang virus sa aking kamay, at pag ako naman po ay nagdilig o naghawak doon sa kamatis, maari po mahawa yung aking tanim na kamatis. So isa pong dapat nating pakatandaan kapag tayo po ay may tanim na kamatis, iwasan po na merong usok ng sigarilyo o tao na nagsisigarilyo na nandyan parati malapit sa ating mga tanim na kamatis dahil malaki po ang chance na sila ay mai-infect. Okay? So punta po tayo sa question number 2. Meron daw po siyang nakatanim sa paso at mabilis na manilaw yung dahon at nagkakaroon ng lumot yung paso. Paano daw ito maiiwasan? No, yung pong paninilaw ng dahon ng ating mga tanim karaniwan ay ito po isang palatandaan na either napakahina ng immunity ng ating tanim or mababa po yung level ng nitrogen, no, doon sa ating lupa. Hindi siya nakakuha ng sapat na nitrogen para mapanatili na kulay green ang kanyang mga dahon. Natandaan po natin yung mga tanim natin doon sa mga unang linggo no, ng kanyang buhay, yan po yung tinatawag natin na vegetative phase. No, kailangan po ating siguruhin na maganda ang supply ng nitrogen sa mga halaman sa phase na ito para masiguro na sila ay robust na kanilang growth at saka mananatiling kulay green ng kanilang mga dahon. Okay? So punta po tayo doon sa pangatlong question mula kay Sir Jojo Mateo. How do you ensure that the seeds na binibenta commercially are of good quality? No, ganito po 'yon, no. Katulad po ng mga ilan sa mga examples, mga commercially produced na seeds na ipinakita ko kanina doon sa video. Mga kumpanya po naman na ito ay mayroong mga quality assurance department, no. At itinataya nila 'yung kanilang pangalan para na maganda ang kalidad ng mga seeds na kailang na itatanim, no. Personally po, ganito 'yung take ko diyan. Ano, pwede po kasi tayong, may dalawang paraan po kasi tayo ng pag-isto ng seeds. Yung isa yung pinakita natin kanina o yung binubudbod. Tapos meron din pong paraan na kung gusto po natin i-test yung kalidad ng seeds na binibili natin, lalo na yung commercially produced, pwede po natin siyang ito isa-isa. No? Matrabaho, pero pwede po natin siyang gawin isa-isa. No? Sa ganyang paraan po kasi makikita natin kung ilan, kunyari nagsuot tayong 100 seeds at 70 lamang. Kunyari, ang tumubo, ibig sabihin, ang germination rate niya more or less ay 70%. Na kapag po yan ay hindi akma doon sa claim nila sa kanilang label, pwede po natin silang balikan. No? At pwede natin papalitan yung seeds kung gusto natin. No? Kasi dapat kung ano yung claim na nakalagay sa label, ay ganun yung actual natin na nai-experience. Okay? Yung question number 4, ano po daw yung oras na pinaka the best para magdilig? May oras po ba na bawal magdilig? Okay, so dati, no, meron kasi mga sinasabi sa atin na pag daw katri ka ng araw, huwag tayo magdidilig. No, ganito lang po yun. Pag tayo po ba ay nauuhaw, may oras lang tayo pwedeng minom ng tubig.
no? Kung tayo nauuhaw, kailangan tayo uminom ng tubig para maiwasan na mag-cause ng hindi maganda sa ating pangatawan. Sa akin pong tingin, pagdating sa halaman, ganun din. Kung nakikita natin na naluluoy na yung dahon, uhaw na uhaw na siya, supplyan natin siya ng tubig. No? Pero kung gusto nating lagyan siya ng sistema, para sa akin, depende po yan sa panahon. No? Kung tag-ulan, mas madalang tayo mag-supply ng water sa ating mga halaman. At kung katulad naman po ngayon na summertime, mabilis matuyo ang lupa, minsan po dito sa aming farm, sa aming salad greens, umaabot hanggang 3 beses kada araw kami mag-irrigate ng lupa. No? Kasi hanggat maaari, iwasan natin na maging tuyong-tuyo talaga yung lupa dahil ito ay magkukause ng damage sa ating mga halaman na sometimes ay irreversible. At pagka po ganun yung nangyayari, mawala ng saysay ang ating pinaghirapan. No? Pero para sa akin, ang pinakamagandang oras para mag-delig, early morning at saka po pag malapit ng lumubog ang araw, ano po, yun po yung para sa akin, personally, yun po ang tingin ko na magandang oras ng pag-delig. No, pagdating po sa kamatis, siguro nga po mga around lunchtime, na before lunchtime. No, kasi hindi naman, ako naman, pagdating po sa kamatis, hindi ko po i-re-recommend na diligin natin siya sa pahapon na, yung kamatis. No, kasi po, delikado na manatiling moist yung kanyang mga dahon sa gabi. No, kasi po ay lapitin siya ng mga mikrobyo, tapos kapag basa ang kanyang dahon sa gabi, parang binigyan pa natin ng napakagandang environment yung mga pathogen. No, titirahan yan. So, sumaganda po sa umaga para bago pa man magtakip silim ay medyo dry na no, yung kanyang mga dahon. Okay? Teka lang po. Wala aking listahan ng mga tanong. Nandito na po tayo sa question number... five, no? Kung meron daw po bang mabibilihan ng prepared na na potting mix during quarantine, okay? Nakikita naman po natin sa mga announcements, radio, tsaka sa TV, ang mga agricultural supply stores po ay exempted doon sa atas na ating gobyerno na kailangan nakasara ano yung mga shops. So meron po, i-check po natin, no? Kung meron mga agricultural supply stores na nanatiling bukas sa inyong lugar. Nakalimitan po itong mga agricultural supply stores na ito ay merong stock ng pre-mixed na lapating media. Okay, so pero ang akin pong mukahi, i-check nyo muna sa internet kung meron pong nakapost doon na contact numbers, atin muna silang tawagan para masiguro natin na bukas na. No, kasi mahirap po ngayong lumabas tapos pagdating natin sa kanyang lugar ay sarado naman pala. Okay? Question number 6, any alternative po ng vermicast? No? Although nabanggit ko po kanina na ang vermicast yung akin itinuturing na isa sa kompletong pataba at isa ito sa mayroong mga sa may pinakamagandang kalidad no ng pataba para sa ating mga halaman, pwede po tayo na mag-compost, gumawa ng compost sa ating kitchen, no? Kitchen composting, no, yung mga balat ng mga gulay, balat ng mga prutas no na ating naiipon no sa ating kusina, pwede po natin siyang ilagay sa isang bin no para doon siya maging compost. No po. Although hindi po the same no in terms of efficacy, in terms of yung potency niya. Although hindi naman sila same level no, makakapagbigay pa rin po ng nutrisyon na sustansya ang regular na compost para sa ating mga halaman. Okay, so on a separate session po siguro, isasama natin yung composting doon sa mga topics na ating pag-uusapan. Next question ay nagmula kay Ms. Madel Jauregue. So sabi niya, paano po matatanggal ang chlorine kung ang source of water for planting ay tap water? So, karaniwan po sa tap water supplied ng ating local water districts at ito pong tubig na kanilang sinusupply usually ay treated na, ano po, nilagyan nila ng chlorine. No, ang purpose po ng paglalagay ng chlorine ay para masiguro na matanggal o mapababa yung levels ng pathogens na present dyan sa water para hindi naman magkasakit no yung mga mamamayan. Ang pwede po nating gamitin as an alternative dito sa chlorine, kung meron tayong access to rainwater, mag-ipon po tayo, napakaganda po niyan na gamitin para sa ating mga halaman.
Pwede rin po kung meron tayong source ng deep well water o mga rivers, pwede po natin gamitin, no? As long as yung mga rivers na iyan ay hindi contaminated ng mga chemical or any toxic materials. Ngayon, kung talagang pinaka-source lang natin ng tubig ay yung nanggagaling sa ating local water districts, mangyari po lamang na tayo ay magtabi ng isang drum, no? Mag-ipon na tayo ng tubig at pabayaan po natin, iwan lang po natin siya overnight, no? Ang chlorine po ay sumisingaw, no? Pag iniwan natin siya sa isang tabi, overnight sisingaw na yung chlorine at pwede na natin gamitin para sa paghahalaman yung tubig kinabukasan. Next question. Mas maganda po ba kung may net above sa garden? No, again, ito po ay depende. Depende po ano. Ang net po kasi ay nilalagay natin sa ating garden dahil sa iba't ibang reasons, no? Ang isa po dyan ay katulad ngayon, summer, very summer ngayon, sobrang tingkad ng araw, no? Kung ang lugar po naman natin ay sobrang init, cement, concrete siya, sementado, napakainit, tapos gusto natin bigyan ng kahit papaano konting shade yung ating mga halaman, pwede po natin lagyan ng net, no? Yung ibabaw, yung mga shade net para makapag-provide naman ng shade para sa ating mga tanim. Ang isa pang reason kung bakit ang lalagay tayo ng net ay kung maraming peste doon sa lugar kung saan tayo nag-garden. Gusto natin magkaroon ng physical barrier between our plants at dito sa mga insekto na ito. So kung maraming peste at sa tingin nyo po makakatulong yung net para mabawasan yung dami ng peste na magkakaroon ng access sa ating mga halaman, pwede rin po natin gamitan ng net. Minsan naman po hindi lang pag summer season, pag tag-ulan, ganun din. Pagka malalakas na, malalaki yung patak ng ulan, minsan ginagamit din natin yung net para hindi malakas yung impact ng bagsak, yung raindrops, doon sa ating mga halaman, tulad mga leafy greens, dahil maaari din namang masira ang mga ito. So, depende po, inyo pong pag-isipan maigi, ano po ba yung purpose, no, ng net doon sa inyong garden, at kung ito'y makakatulong, ay pwede po kayo mag-install ng net above sa inyong garden. Okay, next question, sa pagtatanim po ng mga leafy vegetables, paano po kaya ang gagawin kasi kinakain po ng mga ibon yung mga seedlings. Okay, so sa ganitong sitwasyon, yung binanggit natin kanina, yung net, ay maaaring makatulong, no? Para kung maraming ibon doon sa area. No, bakit ba itong mga ibon na to ay pumupunta doon sa ating mga seedlings? No, una, yung iba sa kanila kumakain. No, malambot pa kasi yung seedling, so masarap itong kainin, fresh na fresh. No, yung minsan naman kinukuha nila yung mga seedlings natin at isinasama nila sa kanilang nest. So hindi natin masisisi yung mga ibon kung gustong-gusto nilang pumunta doon sa mga seedlings natin. Pero kung gusto natin talagang ma-protection ang ating mga tanim mula sa mga ibon, yan po ay isang circumstance na nagbawarant na lagyan natin ng barrier na katulad ng net. Okay, next question, paano daw po kung yung soil sa inyong area ay clay or sandy soil? No? Kung clay yung lupa o sandy soil, don't fret. No, kasi hindi po 'yan balakid, no, para tayo ay makapagtanim. Susundin lang po natin yung mga mixes, no, na nire-recommenda para sa atin. Basta siguruhin natin, ang pwede po natin idagdag sa clay ay organic matter. Pwede nating dagdagan niya ng sand. Ano po? Kasi yung clay, sobrang dikit-dikit siya na nag-hold siya ng maraming amount of water. So, mahirap talaga magtanim sa puro na clay. So, anong kailangan natin gawin? To improve yung porosity, water holding capacity. Pwede natin siya nagdagan ng organic matter. Pwede natin siya nagdagan ng sand. No? Mag-experiment lang tayo sa dami niya. Kasi nga, kahit naman clay, iba't iba yung klase ng clay sa iba't ibang lugar. No? So, magdagdag tayo ng organic matter, magdagdag tayo ng sand, tapos tingnan natin, kung meron tayong moisture meter, i-check natin yung moisture, mga 30-40% yung ideal para sa ating mga halaman, o kaya gamitin natin yung tinuro kanina din sa video. Diba? Yung pinipisil, tapos i-check kung may tumutulo pa na tubig, tapos kung naghihiwalay siya kapag ibinuka na natin yung ating test. So, yun pag clay. Pag naman sandy, yung lupa, ganun din. Dadagdagan din natin siya ng organic matter, no, until ma-reach natin yung tamang level, no, yung ideal na water holding capacity, na porous siya, na nakaka-circulate pa rin yung hangin, at pwedeng mabuhay pa din yung mga microorganisms na nakatulong natin sa pagpapalaki
ng ating mga halaman. Next question. Ano daw yung mixture for liquid concoction? No, masa ngayon po, ang isa sa mga pinakamadali natin gawin during the quarantine ay yung pinakita natin sa video kanina, yung dahon ng isang nitrogenous na puno. Lagyan natin ng konting o isang dukot ng vermicast or compost kung ano man. Pero kung wala, kahit po regular na lupa ang ilagay natin, no? Yung regular kasi naman na lupa na makukuha natin ay meron naman siyang populasyon ng good microorganisms na pwedeng tumulong no, sa pag-breakdown itong material. No, sa ngayon, during the quarantine, yan po yung ating pwedeng gamitin. Katulad po na nabanggit ko kanina, we will organize a separate session na mag-focus lang tayo dito sa mga concoctions and extracts. No? Kasi kailangan talaga tutukan natin no, sa pag-shoot o pag-record yung mga step-by-step process para mas maiparating namin sa inyo ng maayos. No, mahirap siyang i-demonstrate right now. No? Kaya po tayo mag-organize ng separate session para dyan. Okay, so another question ay sa mga bagong tanim. No? Bagong tanim po na vegetables, ilang oras po ba yung dapat na lumipas bago siya paarawan yung mga bagong tanim? No? Ako kasi, ang preference ko talaga when it comes to lipat tanim ay yung palilim na. No? Kasi lahat ng tinanggal natin sa isang lugar na halaman at nilipat natin sa ibang lugar, no, sila po ay nakaka-experience ng tinatawag natin na transplant shock. Para sa akin, para ma-minimize yung transplant shock, siguro ang the best time to lipat tanim o mag-transplant ay yung bandang kahapon na. No, para pag sila ay nakalipat na, in-mist lang natin siya, tapos meron siyang overnight, mas malamig kumpara sa temperature during daytime, meron siyang panahon to recover. Ano po? So, sa tingin ko, yung isang overnight ay sapat na. Huwag lang natin siyang idiretso na ano kagad, na babad kagad sa araw dahil makakadagdag pa yun sa stress na kanyang dinaranas. Ayun. So, nasagot na rin natin yung next question kung ano daw po yung pinakamagandang oras para mag-transplant. So, tingnan natin kung meron pang ibang tanong. Okay. So, ito, i-consider natin to as last question for the day. No? We will still entertain no, yung mga questions na inyong ipapadala sa amin sa ngayon po during the live stream ito na po ang huling question na aking sasagutin, pero from time to time kami po ay magpo-post ng mga kasagutan yung sa ilan pang mga questions na inyong ipaparating no through dun sa forum. Ang sabi po ng team ATI at Home, meron po silang forum na ginawa doon sa page. Ilagay lang po natin doon yung mga questions at kami po ay magpo-produce ng info materials para masagot pa natin yung mga natitira nyo pang mga katanungan. Pero ito pong uling tanong is, meron na raw siyang mga sprouts and tomatoes. Tomato seedlings, natawag siya mga baby tomatoes. So, kailangan po ba na nasa sunlight lang siya? Yung first batch daw kasi niya ay masyadong humaba, bumagsak at namatay. No? Meron po mga pagkakataon. No? Mapapansin natin yung ating mga seedlings ay mas matangkad than normal. No? Ito po ay isang palatandaan na sila ay hindi nakatanggap, wala silang access sa sapat na sunlight no para sila ay lumaki ng maayos no. Kapag nakita natin, tinanim natin tabi-tabi, tapos ang haba ng kanilang unang stem, ibig sabihin sila ay nagpapaunahan no na nag-uunahan sila, nag-aagawan sila no doon sa access sa araw. So very important no na kapag yung ating mga seedlings ay bumuka na, no, nag-sprout na, ay unti-unti ilagay na natin sa halaman. Actually, ako, yung iba po kasi ang sinasabi, kailangan pa na i-harden yung ating mga seedlings. Sa akin, habang seed pa lang sila, preferred ko talaga na nandun na kaagad sila no, sa nasisikat na ng araw para hindi ko na kailangan padaanin sila sa hardening na phase bago sila i-transplant sa field. No po. Yun po yung aking preference. No? Kung maaari, pag po tayo ay nag-sow ng seeds, wag na po natin ilagay sa lilim. No? Dapat po ay by the time na sila ay tumutubo na ay meron na silang access sa sunlight. Kasi pag tumakad na sila ng ganyan, hindi na normal yung kanilang simula. Ano po? At gusto natin na
yung mga seeds, yung mga seedlings natin ay merong tamang simula para maging maayos yung kanilang paglaki, pagyabong ng kanyang mga dahon, kung leafy greens yan, at marami din siyang ibunga naman kung mga fruiting shrubs yung ating itinanim. Check lang po natin kung ano pa. Okay, so dyan po natin tatapusin yung ating forum. Sana po nasagot ko yung inyong mga tanong. Ano po? Again, inuulit ko po, ang Team ATI at Home po ay nag-post ng isang forum kung saan pwede natin ilagak yung mga tanong pa na nabuo sa ating isipan during our talakayan this afternoon. Ano po? Yung pong page po na iyan ay although binuo yan para dito sa ating live na streaming ngayon, ay hindi po yan matatapos sa araw na ito kasi we are excited, no, dahil kami po ay nag-organize ng isa pang online seminar. Ano po, hindi pa lang namin na-finalize yung date mismo kung kailan siya gagawin, at saka pinag-iisipan namin maigi kung ano yung topic na magiging makabuluhan para sa ating lahat na nakatali ngayon sa ating mga tahanan, no? Kung pwede nga lang exercises yung aking gawin, mga sumba-sumba para manatili tayong fit, no, during the lockdown ay gagawin ko, no? Pero sa pagkain muna tayo magfo-focus ngayon. Sana po ay marami kaming naibahagi sa inyo na magiging paki-pakinabang, no? Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko po mainit ang panahon, tayo nakatutok sa ating mga screens ngayong hapon dahil gusto-gusto nating matuto, no? So maraming salamat po sa oras na inyong ginugol para makinig sa ating talakayan ngayong araw. Sana po ay may naibahagi kami sa inyo na magiging kapaki-pakinabang, no? Hindi lang ngayon, kundi in the future, nawa ay nakumbinsi namin kayo na ang pagkonsumo ng homegrown na produce is the way of the future, no? We are all going back to the basics, no? Pero yan po yung daan papunta sa ating kinabukasan. Okay? So yung pang binabanggit ko naman na mga susunod pa na mga talakayan, no, na i-organize at ipapahatid namin sa inyo via ATI at Home, ay abangan nyo lang po yung announcements namin, no? Ito po ay ilalabas namin ulit via the page ng Agricultural Training Institute. O pwede rin naman, dahil kayo ay alumni na ng ETI at Home, ay ipopost din natin dyan, no? So, narinig po natin yung announcement. Extended po ang enhanced community quarantine hanggang April 30 siya. So, mas marami pa tayong oras, no, para gawin, no? I-put into practice kung ano man yung ating mga natutunan ngayong araw. Para po lahat tayo ay makalaya na from this quarantine. Nakikiusap po ko na tayo, ating pamilya at ating mga kaibigan ay manatili sa ating mga tahanan para matulungan natin ating bansa na masugpo yung crisis na dulot ng COVID-19. No? Sana po lahat kayo ay pagpalain sa inyong mga kanya-kanyang gawain. Mga bata ay manatiling malulusog at masisigla at nag-aaral kahit nandyan sa bahay. Mulit-muli po, maraming salamat. At hanggang sa muli nating pagkikita, no, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Oops, bago tayo umalis, again, gusto ko lamang pong banggitin sa inyo, ang Team ATI at Home ay magpapadala po sa inyo ng mga online evaluation forms. No, akin pong pakiusap, ilagay po natin dyan kung ano yung sa tingin natin ay dapat gawin ng aming team, no, para masiguro na yung mga susunod na runs ng live ng mga online seminars ay mas napaganda pa, mas nakumpleto kung ano yung mga pangangailangan, at maipahatid namin siguro sa mas timely na paraan. So maraming salamat po sa inyong pagtiyaga. Hindi po naging madali para sa amin, no, na maipahatid sa inyo itong unang session na ito sapagkat very limited po yung aming movement. Ano po, ito po yung first time ko actually na nag-conduct ng isang live na online seminar. Gusto ko rin pasalamatan pala yung dalawang parati kong kausap, no, habang inaayos natin itong live online seminar na ito, si Earl at saka si Cristela. Shout out daw. Ayan. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ay magkita-kita muli sa mga susunod na araw. At abangan nyo po yung mga post namin sa Facebook group para doon sa inyo pang ibang mga katanungan. So
Maraming salamat. Meron po akong inihanda. Nasa bayon. Ito. So, high-tech na high-tech tayo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita.